guys, nandito ako ngayon sa highway ng San Marcelino. Ito, bibili ako ng bibingka saka tupig. Ay, bibingka lang pala. Ito, bibingka Bicolana. Taga saan po kayo? Ito lang po kami sa may Arco. Pero taga Bicol kayo? Ako po ang taga Bicol, Tamarines Norte. Ilang oras ang pagluto ng bibingka? Ay, ilabot mga 30 minutes. 30 minutes ba? Opo. Sarap ng tupig nyo. Wala bang sample ng tupig? Sabay ganun. Binigyan mo siya sa atang pa. Yan, binigyan na pa sample ni anong pangalan nyo po? Ate Mel, sarap. Binigyan ako ng sample. Kasi bibili ako ng 12 para bukas. Bukas, pick up-in ko ng anong oras? 9:30 bukas. Yan. Pick up-in ko na bukas para yung Sabado kasi maaga kami. Lagyan nyo muna ng ganyan. Ng dahon ng saging. Para hindi po masunog. Para hindi masunog daw, sabi ni Manong. Ito po, alam nyo po ba na paborito ko ang tupig? Pero nung maedad-edad na ako, medyo iniwasan ko na kasi medyo yung sugar. Sarap. Sarap lang ang bibingka Bicolana. Pagkatapos ng maliliit na dahon, lagyan nyo ng malaki naman ngayon. Opo, ganyan po yung pagkawa. Ano, kita nyo naman, kaya talagang malinis na malinis yung dahon ng saging na inlalagay ni Kuya para paggawa ng bibingka. Yan, pagka nalanit na yung saging, binabaliktad ni Kuya. Yan o. Makarating na naman Amerika ito. Tapos nilalagay sa may baga. Yun na, nilalagay sa may baga yan. Hindi po makuan. May baga pa pala dyan o. O tapos nilagyan na ni Mano ng cheese. Yan o. Kaya masarap yung bibingka nila kasi may cheese na palaman. Isang bibingka Manong is 60 pesos, right? 60 pesos yung isa? Opo, 100, 10 piraso ang laman. Oh, 100 daw, 10 piraso ang laman sa tupig. Napakasarap, natikman ko na yung tupig nila, napakasarap. Yan, pagkatapos ng cheese, medyo painitin ng konti, tapos lagyan na ng shredded coconut. Yang coconut yan, Manong, di ba? Kuko, yang coconut. Oh. Tapos nilalagyan na ng, anong tawag niyan? Galapong po siya. Galapong. Oh, yan. Lagyan na ng galapong yung ganyan Kukunin niyo na. Tapos ini-steer ni Kuya yung galapong. Para may halo yung mga buko at saka cheese. Meron nang matalahin nito. Ito nga tayo para okay. Lalagyan natin ng ng itlog na maalat, ricado diyan sa bibingka. Yan, ganyan. Order pa sa best in town to. Yan ang sinasabi ko. Kasi yung mga bisit namin na taga Arizona nung kuan. Wow, nagpabili sila, sabi nila bili kayo doon, masarap. Nung nag-check-in diyan sila sa Prankis. Ay, yung sila. Si Lucy, yung mga taga Pangasinan. Taga Arizona yung mga 'yon. Puputing babae. Oo. Pansan. Tapos nilalagyan na ng baga sa itaas para pantay yung pagkaluto. Di ba, Kuya? Opo, sir. May baga po sa ilalim yan, sa taas. May baga sa ilalim, may baga pa rin sa itaas para yung even yung pagkaluto niya mamaya. Yan na po yung finished product. Luto na. Pakita mo sana yung laman. Pakita mo sana yung laman, sir, para mamamit. Yan na po yung finished product na bibingka Bicolana. Napakasarap. Tingin pa lang, talagang magugusto mo na. Siksik. Siksik yung laman. So, salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs. Please follow and subscribe.